Sa haba ng panahon ng kanilang serbisyo at hindi na nahuhulugan ng benepisyo mula sa dating kumpanya, abay burado rin yung sinasabing alaala ng mga may-ari ng kumpanya. Siguro na mahilig manood to ng palabas na erase or binubura. Siguro eraser. Buong detalye yung kanilang sumbong. Ito panoorin natin. Ako po si Jezreel Cantuba. 13 po kami na lumapit dito. 10 taon na po kaming nagtatrabaho sa Nationwide Construction Company bilang isang construction worker po. Kaya po kami lumapit sa Bitag, Quilos Pronto dahil po sa inireklamo naming kumpanya na Nationwide Construction Company. Ay inireklamo po namin sa aming kumpanya yung SSS po, PhilHealth, Pag-ibig po na dapat po na ihulog sa amin na hindi po naihulog ng aming kumpanya. Karapatan po namin na mahulugan po ang aming SSS dahil sa pangailangan dapat po makakapaglo na po ang bawat isa sa amin. Kung kailangan din po na kung merong may sakit sa amin, bawat isa ay dapat po ay magagamit po namin ang aming PhilHealth. Sa ngayon po hindi namin magamit dahil po wala pong naihulog ang aming kumpanya. Nung nagumpisa po kami ay Nationwide Construction Company po. Ngayong 2018 po ay nagpalit na po sila bilang Asia-wide. Nung nagpalit po sila ng Asia-wide, wala pong binigay sila sa amin na separation pay bilang pagtatrabaho namin sa Nationwide Construction sa loob ng 10 taon. At ang sabi po, pa po sa amin, kahit makarating daw po kami sa Supreme Court, hindi daw po sila magbibigay kahit piso sa amin. Kaya po kami lumapit dito sa Bitag, Quilos Pronto. Sa totoo lang, may pagkakulang-kulang o hindi pa naman kundi lang kulang-kulang. May topak. Siguro dala ng katupakang kulang-kulang or kulang sa kaalaman o di naman kaya gunggong ang tawag ko rito sa kumpanyang ito. Una sa lahat, naghahamon sila kahit daw umabot sa Supreme Court. Ang nakalimutan nitong mga honghang at manggunggong kengkoy kumat kolokoy nitong itong kumpanyang Asia-wide Construction Company, hindi ka nagbabayad ng SSS. Tarantado. Yan ang sinasabing ang tawag ng katarantaduhan, ang bansag ng tawag, gumagawang katarantaduhan, tarantado. Ang gumagawang kagaguhan, gago ang tawag doon. Na dinidescribe kung anong gawain mo, ikaw na yon, kaya gago. Ngayon, ang katarantaduhan, kagaguhan nito, akala siguro magagaling, bobo pa rin naman. Mm-hmm. Ngayon, sila ay mga construction worker for the last 12 years, nagtatrabaho sa kumpanya. Mm-hmm. At mula sa Nationwide Construction, nagpalit na ho sila ng pangalan na Nationwide na korporasyon. Andito ngayon, kasama natin, itong mga construction worker, tatanungin natin, kayo ba'y kinausap na magpalit na magbibigay sa inyo? Or kayo pinapipirma ng quit claim, nasasabihin na kayo bibigyan? Kasi kuminsan, malakas ang loob nila sabihin na out of Supreme Court kasi iniisip nila, construction worker naman kayo Hindi naman kayo mga empleyado Hindi naman kayo nag-uopisina. Project lang kayo. Contract lang yan. Araw. No work, no pay. Ang nakalimutan ng mga honghang, yung SSS at PhilHealth at Pag-ibig. Yung sinasabi nyo. Okay. Criminal offense yun. Okay. Ganun pa man, itong Asia-wide Construction, makinig kayo mga kulang-kulang at nakatuwad ang kokote ninyo. Kausapin muna natin itong si Belen para malaman na ang kanang paghahamon na kahit na Supreme Court na wala ng mga NLRC o DOLE. Ma'am Belen Nicasio, magandang gabi sa iyo. Hapon pa rin pala. Magandang hapon sa iyo, ma'am. Magandang hapon po ulit sa inyo. Eto, ma'am, construction worker ho sila. Some of them work for 10 years and 12 years. Kaya lang nagpalit na ng pangalan, lumipat na ho sila. Pinalitan na hong pangalan at nagsabi para ho na kahit na kayo umabot sa Supreme Court, hindi raw sila magbabayad ng separation pay or anything, pero nakalimutan nila, ma'am, ang hindi pagbayad ng mga mandatories. Eto, ma'am, Ma'am Belen. Yes, sir. May karapatan ba ang mga construction worker na nagtrabaho for the last 10 or 12 years who are construction workers, no work, no pay, and they're being paid on a certain salary scale na maghabol ng sinasabing time and length of service na ginugol nila sa kumpanya, nagpalit na ng pangalan o maaaring binenta o naglipat? Yun ang unang tanong muna. Yes or no? May karapatan bang sila maghabol ng separation pay? Or is something na kaya nagmamalaki yung sinasabing kanilang kumpanya ngayon na kahit umabot sa Supreme Court, hindi sila magbabayad? Pakilinaw, ma'am. Sir, lahat po naman merong karapatan. Kailangan lang po
na malaman natin, paunawaan kung ano po ba ang kontrata nila doon sa kanilang employer. Mm-hmm. Okay. Ano ba ang kontrata niyo? Construction worker kayo or office work? Field work? Project-based sila, ma'am. Mm-hmm. Kung natapos na po yung project, oh, tapos na. Tapos na rin po yung kanilang trabaho. Mm-hmm. Oh, yes, ma'am. Ang binabank o nila, parang inaasahan nila, eh 10 years, 12 years na rami. Na parang bakit, parang may karapatan ba silang kumuha ng, kasi kung magpalit ng pangalan, na magbigyan ng separation pay ang construction worker na hindi naman empleyado sa opisina. Sa kailangan lamang po na mabilang talaga yung mga araw na pinasok nila doon sa mga panahon na yung kanilang length of service dinadawag. Okay. Ito, mm-hmm. Mula nung sila ay nagsimula. Maaaring hindi eksakto doon sa sinasabi nilang pag-inipon. Ano, kapag pinag-add natin lahat ng kanilang services, hindi umabot doon sa kanilang inaakala. Ganun po man, pwede po nating maimbitahan ang kanilang employer para mm-hmm. Managutin doon po sa kailangan bayaran, lalo na nga ako, at nagpalit sila ng pangalan. Importante lang po din na alamin po ng mga workers kung saan po mapapadala ng imbitasyon yung kanila pong employer. Ayun. Alam niyo ba kung saan ang employer ninyo ngayon? Opo. Opo. Ay, alam na alam nila, ma'am. So, ganyan, ma'am. Walang problema, ha? Papaalam ho namin sa inyo, ma'am, ha? Yes. Alright. Thank you so much, ma'am. Ayun. Sa kabilang linya naman natin si Myrna Habaw, HR Officer, Asia-wide Construction Company. Magandang hapon o paggabi na Miss Mir or Ma'am Mirna Habaw. Magandang gabi, magandang hapon o magandang gabi sa iyo si Ben Turvo. Live tayo sa Pita Kilos Pronto. Yes sir, Ben. Good evening po. Good afternoon. Ma'am, hindi ko gusto yung sinasabi ng dating kumpanya ata na sinabihan na kahit umabot pa sa korte sa parang hindi kayo magbabayad. Ito naman ay arbitrary to. Kinakailang pag-uusapan muna sa labor. Mm-hmm. Totoo uh-huh. bang sinabi ng inyong kumpanya na hindi niyo babayaran yung Google ng serbisyo o talagang nambubuisit lang ang may-ari o sino man kausap dyan? Siguro magandang linawin ho muna natin, ma'am, bago tayo umabot sa sinasabing akusasyon na hindi namin napapakinggan yung panig. Sir Ben, good evening. Pasensya na po, Sir Ben. Yan lang po kasi ang instruction sa akin ng abogado namin kanina na hindi na po ako allowed magsalita o whatever pa man po. Well, bakit hindi mo ilagay na lang pinakamagaling na abogado ninyo para nang sa ganun makita ko kung iipot siya sa kanyang lawlaw na karusunsilyo kung gaano siya kagaling. Ganun pa man, dahil ang yung pagharap sa akin, decente ho kayo, doon na lang ako titira sa abogado yung hilaw. Ngayon, may mga abogadong totoo, may abogadong bobo, abogadong gago, adipe hindi ko alam, abogado di kampanilya. Kung yan ay sinasabi niya sa iyo para humarap na lang bilang disente at kortesiya sa akin, binibigyan ka kayo, susuklian ko rin ang kortesiya at respeto sa pagharap mo sa amin. Hindi kita masisisi kasi may abogado kayo. Pakisabi lang doon sa magaling na abogado ninyo, gusto kong tanong kung siya'y bobo, kung siya'y tanga, o di naman kaya sabihin natin abogadong hilaw, kasi... Sana ganun na lang, sinabi niya sa inyo, hindi, wag na magsalita kasi wala naman tayo sa courtroom. Ang pinag-uusapan dito, kung totoo ba sinabi ng inyong kumpanya, answerable by yes or no, I don't know. Yes, no, or yes, no, or I don't know. Bobo talagang abogado ninyo. Hindi pa naman tayo sa korte na kinakailangan magsasalita tayo, hindi naman kayo inaaresto eh. Ngayon, anong pangalan ng abogado nyo? May abogado ka ba? Kasi give it a name para pa-check namin kung saan yung abogado na yung matatagpuan. At gusto ko makita ang lisensya ng kanyang pagiging abogado. Madali naman malaman kung talagang abogado yan, kung legitimate. At ma-check ko yung lisensya ng kanyang pagiging abogado. Kaya mo mang ibigay sa akin, ma'am? Ay, nako, niloloko mo ata ako, Mirna eh. Niloloko mo ata. Abogado mo, hindi mo lang pangalan. Pag-uuntugin ko pang ulo. Lumayas ka nga. Wala kang kwentang kausap. Larga! Alright. Pati ako niluloko nito. Ha? Kala siguro. Nakikita mo, gustong maging magaling. Abogado raw. So, hindi ko na pakikialaman ang pagiging abogado na kung sino yun. Kasi yan ang mga sinasabing gumagawa ng rason. Makaiwas lang sa kamandag or lambat or patibong or bitag ni bitag. Kasi kung talagang totoong abogado, kausapin mo, naiipot-ipot na sa kanyang lawlaw, panghi, butas-butas sa karusensilyo, kaya pinangawalan dahan, abogado kayo, pinalayas ko.
Simple lang naman. Ang isang tatawagan natin dito, Atul, nasagot na naman ito ni Ma'am Belen ni Casio lahat. Ano? Ay kinakailangan makaabot yan sa labor. So, sige, respetuhin natin yan. May karapatan din kayo na ilapit sa labor kasi ako'y nasa media, ina-expose lang natin itong mga gawain nila. At handa naman tumulong si Belen ni Casio. I'm sure na mag-iimbestiga siya at ipapadala namin kayo. Ang isang bagay na gusto kong makontak dito sana, ang SSS. Kayo ba'y binabayaran? Hindi po. Kayo ba'y binabayaran din sa tawag dito sa pag-ibig? Hindi rin po. Kayo ba'y binabayaran din sa PhilHealth? Hindi rin po. Yan. Yung tatlong kumpanya na yan, mayroong mga batas na kaulong kaukulang batas na Republic Act. Hindi ko nakabisado yung mga batas at yung mga batas na yan, ang hindi pagbayad at pag-remit ng SSS. Kaya takot ang abugago nila, gago talaga eh. Kasi hindi masasagot to. So ngayon, eto sa kabilang linya natin, si Lilibet. Ms. Samba Zorabo, Senior Communication Analyst ng SSS, Ma'am Lilibet. Ma'am Lilibet? Nawala si Ma'am Lilibet. Tawagan uli. Baka nagsusumba na, inaabot na natin. Naku, sinabi ko na nga ba. Cham. Bayan niyo ako. Sige, sige. Baka tulong na siya. Nawala ang lamig. Okay. Salinya natin yun. Si Ma'am Lilibet Zorabo, Senior Communication Analyst ng SSS. Magandang gabi sa iyo, Ma'am. Ma'am Lilibet? Ringing. Pambihira naman. Sige, ganito lang. Gusto kong sabihin sa iyo habang inaantay natin si Ma'am Lilibet. Ito lang naman. Salinya na ba natin, Ma'am Lilibet? Okay, nandiyan na. Sa linya ho natin si Ma'am Lilibet Zorabo, Senior Communication Analyst ng Social Security System. Magandang gabi sa inyo, Ma'am Lilibet. Ma'am Lilibet? Yes, sir. Oo. Oh. Okay ba tayo dyan? Olivia Newton John, hit it! Yes, sir. Sabihin niyo, sabihin niyo. Sabihin. Para mo walang lamig. Alright, okay. Ma'am Lilibet, magsasample lang kami ng ng Zumba. Ewan ko kung tama, ikaw. Ma'am, maibang usapan lang, Ma'am Lilibet. Para pagaan ho natin kasi tumatapang na naman ako. Eh, matapang na tubig, yes, hindi naman kapito. Ma'am Lilibet, ang isang kumpanya na sa tagal ng panahon, nagpalit na ng kanilang pangalan, noon ka nagre-remit ng SSS, nagbabawas sa mga construction worker na ngayon nalilito kasi hinahamon pa sila kahit saan kayong hukuman, Korte Suprema, dalhin nyo kami, hindi kami magbabayad. Anong sa inyo, Ma'am Lilibet, doon sa sinasabing Republic Act, mandato ng gobyerno sa mga hindi nagbabayad ng mga security, social security system, pag-ibig at PhilHealth na mandatory dyan? Pakisabi uli, para sa ganun, repetition is the mother of skills. Every time na narinig ng mga kababayan natin, natututo sila. Ito ba'y criminal offense na pwedeng sampa ng kasong kriminal? Ang employer na hindi nagbabayad ng SSS. Yes, sir. So, meron silang kakarapin na, na parusa na criminal case na may pagkakulong na 6 to 12 years. Alright. Oh. Papa, criminal case? Yes, sir. Ay, nako. Hit it! Olivia! Sabi na yan, sir. Alright. Okay, nagsusumba na kami rito kasi exciting na kayong sinasabi mo na 6 years, criminal offense. Anong Republic Act yan, hindi nagre-remit ng mga employer tulad nitong nare-reklamo ho nila, Ma'am Lilibet? Itong Asia-wide construction company sa ilalim ng SSS, yung batas niyan ay Republic Act. Ano ho yan? Yes, sir. Republic Act, in-amend natin yung RA-8282. So, naging Republic Act 11199. 11199. Ano hong ilang taon pagkakulong? 6 to 12 years. Hit it! Olivia! Grabe. Okay. So, Ma'am Lilibet, kami ho'y idudulog namin ang kumpanya, isusumbong namin ang kumpanyang hindi nagre-remit. Niloloko ang gobyerno, niloloko ang SSS. Wala raw
korte-korte, kahit sa naabot, kahit korte suprema, hindi raw sila magbabayad sa kanilang kalokohan, hindi pagbabayad ng SSS. Ilalapit ho namin ito, ma'am, lilibat sa inyo. Yes, sir. Alright. Bukas po kumpaya para sa kanila. Alright, sa Monday, ma'am, sasamahan ho namin ito. Nagiging okay naman, excited na ba kayo? Yes, sir. Alright. Okay lang, sir. Yun, okay, excited. Sa kabilang linya naman natin, si Jack Jacinto, Pag-ibig Public Media Affairs. Magandang gabi sa iyo, Sir Jack Jacinto. Magandang gabi po, Sir Ben, at sa lahat po ng nakikinig at nanonood worldwide sa BPAC. Magandang gabi po, magandang araw. Kami ho'y excited na mag-report sa inyo mga listahan, mahahabang listahan ng mga kumpanyang ayaw magbayad ng SSS Pag-ibig. Ano hong Republic Act ang inilalabag ho ng sino mang employer na hindi nagbabayad ng Pag-ibig at anong kaparusahan, anong kaso maisasampa, sir? Sir Jack Jacinto. Opo. Ang Pag-ibig Fund po, Sir Ben, ay mandatory ano, para sa lahat po ng nasa empleyo at responsibilidad po ng employer na irehistro at ibayad ang Pag-ibig contributions ng isang empleyado. Ang batas na hong yan ay Republic Act 9679. Oh, masaya tayo, sige. Six years doon sa SSS. 6 years dito, 12 years plus. Ang daming kasong isasampa. Tama ba yan, Mr. Jack Jacinto? Maraming kasong pwedeng isampa sa mga taong kapag sa mga kumpanya. Alam nyo, certain, ito po yung social benefit that is deserved na talagang kailangan mo yan na ibigay sa mga manggagawa mo natin. Kasama po natin dyan ang SSS, tama po kayo. Pati na rin po ang Pag-ibig. Dapat po yan yung beneficyo na ibigay sa empleyado. Ayan. Ay, kayo ho'y kinausap po namin kayo kasi nandyan ho'ng batas, hawak ninyo. Kayo naman ho'y tagapagpatupad sa pamamagitan ng inyo mga abogado na kami naman ho'y nagre-report sa inyo base doon sa mga sumbong nito mga pobreng manggagawa na nauungkat ho natin yung mga dorobong kumpanya na ayaw magbayad na ninoloko ang gobyerno na parang sinusuway ang kautusan ng gobyerno na batas Republic Act sa SSS maging sa inyo sa Pag-ibig. So, Mr. Jack Jacinto, Pag-ibig Public Affairs, Media Affairs, ilalapit ho namin sa pamamagitan ho at hindi susumbong namin ang kumpanya, magtitistigo ho yung mga empleyado, Sir Jack. Sir Ben, maraming salamat po. Maraming salamat po. Napakalaking tulong po ng ginagawa ng inyong programa para maipagating sa amin yung mga ganyang bagay. In fact, tama ho kayo. Meron po kaming legal department na namamahala upang katuhan kung kinakailangan ang ganyang mga uri ng kumpanya. Alam nyo, Sir Jack, marami ho matututo nito nationwide. Well, worldwide na mga Pinoy na kapag sila iniloko at ganito, natututo ho sila. Ang sagot ho sa kamangmangan o walang kaalaman, ito ho'y tama ho, tumpak na impormasyon at nalalaman ho nila ngayon na bubuking ho yung mga dorobo na, mga kumpanyang dorobo na ayaw magsibayad, na ayaw sumunod sa batas. Opo. Thank you, Sir Jack. Apo, atahan po namin ng mga manggagawa po yan. Handang-handa po namin silang tulungan. Ayun. Thank you, Sir Jack. Okay? Si Ma'am Lilibet, nandiyan pa rin ba? Wala na? Wala na. Susumba pa sana tayo eh. Bakit iba sa inyo ayaw? Ngayon, masaya na kayo. Alright, sige. Una, sinubukan tayong lokohin ang kanilang kunyari, desedesenteng kausap. Wala naman palang binatbat. Ginamit yung abogado, ininsulto ko. Ang totoong abogado may bayag, kayang humarap buong ang dibdib sa sabihin na eto, protektado na ang kliyente nila. Lahat ng mga bagay na sasabihin ng kliyente, idadaan sa kanya at ang abogado mismo ang mag-representa sa kumpanya na kanyang parang ipagtatanggol. Ang problema ay tagapagtanggol na bahagang buntot kumuyos yung betlog sa takot si Bitag kasi. Kaya kayo, huwag kayo magiging wais. Hindi nyo pwedeng pantayan pagiging wais ni Bitag. Katapat niya na ibatas. Ayun, okay? So, excited na ba kayo? Yes, sir. Sigurado ba? Yes, sir. Pwede ba kayo mag-cooperate? Yes, sir. Kaya niyo makisama? Yes, sir. Makitungo? Yes, sir. Hit it, Olivia!
Ayan! Okay! Thank you!